Oh, I mean, ano? Nararamdaman mo na talaga na sa Baguio ka po sa nakapasok ka dito sa tour. Panalo! Panalo! So, kamusta mga roads? Kamusta? Kamusta? Wala akong baoy sticker. Shit! Yari tayo, sir. Excited ako ngayon sa biyahe natin ngayon. At ganun din si Nana, parang nangigigil. Ba yung pakiramdam ko sa kanya ngayon? Dahil parang ang last niyang humata. Nandito tayo ngayon sa Commonwealth, Quezon City. At kikitain natin ngayon si gandang lalaki. Siya yung magiging kasama natin ngayon. At dun mag-uumpisa ang magiging biyahe natin ngayon. Nasa alauna pa lang. So, pag alas dos pa lang ng madaling araw, usapan namin, magkikita kami ng alas dos doon sa gas station. At napakasarap talaga bumiyay ng madaling araw. Paborito natin itong oras eh. Alright, so mga roads, kasama na natin si gandang lalaki. Murabi naman yung setup na yan. Bakit open? Parang kargado. Kargado, sir. Ano magiging biyahe natin? Alam mo naman daan, diba? Naman natin yung daan. Mga roads, ito ang gagawin natin. So, bagong-bago kasi itong Muse 40 ni gandang lalaki. At kung makikita nyo naman, 500 kilometers lang yung tinatakbo. At gusto niya i-break in to. Saan mo gusto niya i-break in to? Ha? Saan mo gusto niya i-break in? Malapit lang. Dito bandang norte, no? At napakalapit. Sabi sa balita, may bagyo daw ngayon. Oo, ma. Diba? Wala naman ang shadow mo doon. Parang walang bagyo. Kaya ang gagawin namin, kami lalapit sa bagyo. So, pupunta kami ngayon ng Baguio. Yan, kasi walang bagyo ngayon. Ang gagawin din namin ngayon mga roads, balikan. Yan, Manila, Baguio, Manila. Alright. Ready na yung mga motor namin, no? So paano, tara? Tara tayo sa biyahe mga roads. So ang gamit natin na gulong ay quick tire. Naku, kailangan mo nang palitan ng ano to, ng quick tire. Baka naman. Mataro siyang absorber. ID helmet na suot natin. ID helmet. Oh, busina natin. G-Star, syempre. So, yun yung mga baon natin ngayon. Baon check. Tapos, may extreme one tire na dala na tools. Kung saan sakaling magka-problema tayo sa daan. Yan. Alrighty. So, dito na mag-upis ang biyahe namin ni gandang lalaki. Yan. Alright. Lamig. Basa pa kasi yung gloves natin dito mga roads na ulanan. Kaya... hindi ko masuot, medyo maantot. Dito kami magpapagasa mura, 62 pesos. Unleaded lang po, tingnan natin kung magkano. Ito yung unang ano natin, full tank. So alright, so 230 pesos. Ang unang stopover natin sa biyahe natin na to. So mga roads, nagpag-gas tayo ng 230 sa kanya 150. So dito namin malalaman kung same ba yung consumption ng motor natin na Muse 40. Old model lang to ng apat na taon. Ito 2022. Kaya tingnan natin. It's fancy na kami. Alright, so tara, tuloy-tuloy tayo. Harap tayo ng kape. Tsaka pandesal pre, no? Pwede, no? Pandesal. Samahan natin ng pampabara sa lalamunan. Let's go! Napakalamig, oh! Okay mga roads, first stop over Tarlac. Dalawang kape po. Okay. Tapos po, pandesal, 20 pesos po. Kape mga roads. Alrighty, so tapos na kami magpahinga. Ilang minuto tayo nagpahinga, pre? Mga 15? Mga 12 to 15 minutes kami nagpahinga. Alright, panigi! Ay, ang itim ng uso ko. Grabe to! Wait lang pre ha. Alright! Time check siguro mga road 6 na. Nasa-ice na ng umaga. Ano for the win? Top speed ni Nano 90. Alrighty. 90 lang, 90. Oh, nag-iisang daan si Nano, sir. Papaano lang isang daan? Eh, na, malapit na, malapit na. Yuyuko tayo, yuyuko. Gagi nag isang daan, man. Isang daan. Legit! Grabe oh! Woohoo! Solid!
Ah, man, ito. Uy! Uyo ka! Iba ka roads, nandito na tayo sa tulay ng La Union. Pa La Union. Ako kung La Union na to, dun sa kabila yung La Union eh. Kaya pwede magtanong, bukas po ba itong Canon Road? Ay, sarado. Sarado po yan ngayon. Bukas po. Marcos Highway na, no? Salamat. Okay, pagas muna kami yung mga roads. Alrighty. Pultang kuya. Unleaded, unleaded. So, 70 pesos dito per liter. Unleaded. Okay. Sorry, puso at lukot-lukot. 300. So, nakaka 546 na tayo. Para sa gasolina at saka sa kinain natin kanina. Yan. Lakas, lakas sa gasolina ni Nano. Ang mga sabi nila, may dapat gawin kay Nano na para mas tumipid siya sa konsumo. Alright, so tuloy kami. Magkakabuti ba tayo? Wag muna. Basang-basa. Buti na lang ako. Medyo secured. Let's go, let's go. Okay mga roads, bawal sa Canon Road. So, di na kami dumiretso. Alam namin na mukhang bawal talaga muna ngayon dumaan sa Canon Road. Kaya Marcos Highway tayo dadaan. Alright. So tara, tuloy tayo. Let's go. Yung solid oh. Tapos medyo pasinag pa lang yung araw. Ganda sir. Yan. What the view. Solid. Top over ulit. Pahinga muna. Yun o. Oh. Pwede pa picture kami, okay lang? Yun, anong pangalan mo? Leonard po. Shout out kay Leonard o. Oh. Yun o. Oh. Sa'yo brother, pangalan mo? John Lester. John Lester. Ganda na pangalan ha. Salamat brother ha. Thank you, ingat kayo ha. Mag-aral mabuti ha. Tinan nyo kung gano'ng aganda yan. So, pakasolid. Grabe yung fog dun, no? Grabe, no? Nako, yun yung araw. Napaka-perfect ng view na to. Panalo. So, tama-tama. Ramdam namin yung bagyo. Ay, hindi. Yung bagyo. Malamit na, malamit na. Tara, let's go. Ang taas, oh. Tari ko. Okay, may nano. Importante din gulong. Importante din gulong mga roads ha. Buti na lang naka-quick tire tayo. Ito yung init mga roads na napakasarap sa pakiramdam. Kasi inlambig tsaka yung init nagtatalo ano. Pero sarap sa pakiramdam. Mas lamang pa rin yung lamig ngayon. Karaming lamig dito, tumatago sa suot namin eh. Nakakangatog ng ngipin. Banking yan. Uy no, banking yan. Banking yan. Ano, labas tuon. Sa tuwing pupunta ka dito, lagi mo naisip yung ano, no? Ang sarap magkaroon ng bahay dito. Yung may uuwihan ka dito. So yung mga roads, tunnel na tayo. Solid. Mararamdaman mo na talaga nasa Baguio ka po na nakapasok ka dito sa tunnel. Ganun yung pakiramdam. Tapos labas nito ano na tulay. Diba? Nakabi yung fog oh. Ay na. Solid. Ay pre. Ito. Papabasa ko sa'yo. Ayan, may babalikan tayo mga roads, may papakita ko sa inyo. Ayan, so mga roads ito, reminders lang naman din. So, number coding. Ayan, may number coding si Baguio. So, motorcycle, bicycle, van. Bawal lang motor sa Shelton Road. Pwede tayo mahuli. Alright, okay na. Ano? So, yun lang, share ko lang. May aso na eh. Since tayo, last digit natin 0. So, safe tayo. Yan. So, mga roads, walang checkpoint. Ngayon. So, mukhang di sila maikpit ngayon, weekdays. Yan. So, dito yung checkpoint. At mukhang okay naman ang Baguio. Alright. So, tuloy-tuloy tayo sa pag-ikot dito sa Baguio. Let's go! Uy, walang checkpoint, sir.
So, bago tayo mag-start, maglibot sa Baguio. Lions and Den, mga roads! Ayan, o. Alright! Shit! Kung nag-Canon Road tayo, kung bukas yung kanina, sana nandito na tayo kanina pa. Or, nakapag-ikot-ikot tayo. Pero okay lang. Sulit naman yung biyahe dito. So, picture tayo dito, mga roads. Solid! Whee! Napagpa-picture na rin tayo at nakatambay dito. Dito sa Lion's Head. Mag-iikot-ikot pa tayo dito. So, susunod-sunod natin yung mga tourist spot dito sa Baguio ng buong araw lang. Promise, may enjoy nyo ito, mga roads. Gamit yung scooter natin sinano, di ba? So, gagawin natin basic yung mga sinasabi na mahihirapan daw ang motor natin kapag umakyat tayo ng Baguio. No, papaitin natin sa kanila na kayang-kaya. So, kapag natapos to at kapag kinaya ko, ibig sabihin, kayang-kaya nyo rin. So, tara, let's go! So, ito sa mga tourist spot dito sa Baguio, mga roads, itong chocolate baterol. Yan, chocolate baterol. Ito legit na ano, chocolate baterol. Nasa ano tayo, bungad. Okay, next. Alrighty, kanan tayo. Wines view. So, mga roads, bats, sino tayo dito? Dito naman yung may kakaibang ano, chocolate. Kakaiba yung hot chocolate nila dyan kasi talagang purong-purong chocolate. So mga roads, nandito na tayo sa Baguio Botanical Garden. So dito makikita nyo yung mga iba't ibang klaseng halaman. At check nyo na lang kung ano pong meron dyan sa loob. Basta maganda rin dyan, mga roads. Pwede kayo mag-picnic dyan. So papunta na tayo ng mansion. Ay, marami pa tayo din nabubuntahan. So wakas, nakarating din. Alright, so picture muna tayo ulit dito, mga roads, sa mansion house. Ito yung right park, mga roads. Pwede na diretso nyan. Nakalimutan ko na ako na makikita dyan. Pero yan, halos magkatapat lang naman the mansion yan. Papunta na kami ngayon ng, ano, ng Mines View. So kayang-kaya bumiyahe dito ng ano, ng nakamotor tapos libutin ng buong araw. Yan nga, ano, lumalakas yung ulan. 1, 2, 3. Roads, andito na tayo sa Mines View. Yan, oh, mukhang ginagawa ata dito. Medyo di ganun kaganda sa labas, pero pagdating nyo sa loob, makikita nyo yung napakagandang tanawin. Saan ang next? Good Shepherd. Let's go. Siyempre, di mawawala ang Good Shepherd dito sa Baguio. So mga roads, mas mura dito kasi 350 lang dito yung Ubi Jam. Ay, low po ate. Saan po pwede order? Dito na po. Ganun din, dalawang ubi po. Dito na yung binabili nating Ubi Jam. Alright, so tara. Ayan, no? Oh, may tumutunog. Ano yan? Sa yun ha. Oh, may tumutunog sa MS40. Napakatalik talaga ng mga daan dito. Yun. Dito lang tayo magpicture sa may bamboo. Po? Apo. Sige po, salamat. 1, 2, 3. Alrighty. Cool, solid. Thank you. So, hindi na kami pumasok dito ni ganda lalaki kasi ano meron dito, pare? Ganito rin yung makikita nyo sa loob. Eh, di naman pwede pasok si Nano, kaya huwag natin iwanan dito. So, batin ulit kami. Pero try nyo rin pumasok sa loob. Mukhang maganda din naman. So, Stone Kingdom. Yan. So, doon naman ang punta natin ngayon, mga roads, sa Stone Kingdom. Kaya, tuloy-tuloy tayo ulit. So, dyan sa Bamboo Sanctuary, ay donation lang ang kailangan. Hindi naman tayo nire-record magbayad ng specific amount. Donation lang, pwede na. Tawang picture lang kami dito. Hindi naman na kami papasok kasi napuntaan na namin itong mga roads. So, Chinese Temple. Madadaanan nyo siya papuntang Strawberry Farm dito sa La Trinidad. So, doon na tayo didiretso muna. Tara! Diretso na tayo. Alrighty. So, yun yung tinatawag na Bell Church dito sa ano, Baguio. So, punta tayo naman sa makulay na mga bahay. Dito na tayo. 1, 2, 3. Solid min. Mabilis ang shot lang talaga ginagawa namin. Ito naman makikita natin dito. So, pwede kayo pumunta dun, oh. May hanging bridge. Yan. Tapos, syempre, makulay na buhay. Hindi pala, makulay na bahay. Ganda, oh.
Okay. Okay, sige. Na. Picture. Pa picture. Hey. Okay, first. Picture lang kami, picture. Hop ya. So mga Rude, strawberry farm na tayo dito sa La Trinidad, Benguet. Yan. So kung saan umabot yung motor nating si Nano, which is basic lang naman to kasi nakapag north loop na to. So walang wala. Hey, says sir. Hindi ganong adami yung tao. Ay hindi, marami din pala. Kahit Monday pala, no? Madami pa rin yung tao dito. So yun yun, napakadungis na ni Nano. Buti na lang talaga binigyan tayo ng magandang panahon ngayon. Ayun, no? Di umuulan. So ano pre, let's go ulit. Next namin, Stone Kingdom. Rararara. Let's go. So 10 pesos lang yung parking dito mga roads sa motor, sa sasakyan at 20 pesos. Ayun. Parang binanggaan yung puno, no? Stone Kingdom, so dito yun. Kaya pwede bang picture lang? Ah, di kami tatagal eh. Picture lang kami dun. Sige, salamat. So yan yung entrance papuntang Igorot Kingdom. Igorot, Igorot Stone Kingdom. Dito pre, picture mo ako dito na lang. Dito lang tayo. O, tipid tips kung gusto nyo talaga. Ayun pre. So, tara. Alrighty. So, baba na kami mga roads. Saan na tayo next? Burnham Park. So, kakain na rin kami. Sakto lunch na. So, di na kami papasok dito. Next time na lang. Actually, hindi pa nakapasok dyan. Ayan yung view. Yan. So pinakita ko lang sa inyo kung na kakayanin ng Mio Sport yan ni Nano. Yan. So mga roads, ito na yung tamawan. Malapit lang, halos magkalapit lang silang dalawa ng Igorot Stone Kingdom. 1, 2, 3. Alrighty. Next. Pabunta na tayo sa Good Taste para kumain. Diyan yung banda sa sentro ng ano, Baguio. Diyan nagugutom na rin ako. At nakakatawa pa kasi mga roads, di pa kami nagtutubig. Mula na bumiyahe kami, umalis sa bahay. Walang tubig. Kaya ramdam namin yung pagkauhaw ngayon. At masama yun, kailangan natin ng tubig sa katawan. Ilang palapag na ba itong Good Taste? 1, 2, 3, 4, taas na. Full parking na sila. Yun, thank you. Alright, so Good Taste na tayo. So ito yung parking ng motor. Okay, so kaya di tayo kakain mga roots. Tara. Mga roads, ito na yung ano natin, pagkain. Isa sa pinakamaganda kasi dito mga roads, yung serving ng pagkain nila. Napakadami. Ayan. Ano pre? Kakain, tutulog. So, chibog time. So, ulit o. Mga roads, yung kasama natin. Pagsak. Binigising ko lang. Ayaw pang gumising. Nakapag-power nap na yan. Pre. Ano pre? Kanina ka patulog. Ngayon na pati ginigising. Alas dos na. Oo. So mga roads, naglaad kami dito sa Burnham Park. Iiwan namin yung mga motor namin. Kasi baka maya, wala kami mahanapan ng parking. Punta kami ng Session Road. Si Green Soldier eh, hanapin natin. So tara, tara. Tama ba yung decision natin sa buhay? Mali. Mali. Dahil iniwan yung motor, naglakad na napakalayo para makapunta dito sa ano, Session Road. So mga roots, makasabi ang palad kami ngayon dahil hindi namin makikita si Green Soldier. Olat. So babalik na naman kami sa Good Taste para kunin yung mga motor namin. Ayoko muna maglakad sa ang haba kasi nalalakaran. Nalakarin namin. Akit pa ulit tayo overpass. Akit pa kami ng overpass. Yari. Alright. Alright, so maulan na. Tuloy ba kami sa Valley Point Campsite para sa lasa pupuntaan natin? Or bababa na tayo. Sakto, buti na hindi tayo inulan.
Alrighty, mga Roots. Pakipakita ko sa inyo kung gaano aganda dito. Diba? Ano pre, solid? Solid. Tain na. Wala na, diba? Parang ang mga sakayos ko. Yung eksena kasi dito mga Roots, papunta sa Valley Point Campsite. Dito pala, sasalubungin na kayo nito agandang fog. Woo! Napakaganda. Diba? Grabe. Solid, solid, solid dito. Tara, tara. Abante pa tayo. Diretso pa tayo mga Roots. Sana mapasukin tayo. Let's go! Lubeg! Ang lubeg! Grabe! Campsite kaya? Sa campsite po, Valley Point kakain. Valley Point? Ha po. Sige po. Basta huwag kayong punta sa tasa. Ay hindi po. Salamat. Woohoo! Solid o! Manalo! Woohoo! Manalo! Woohoo! Survivability mga sir! Woo! Valley Point campsite. So mga Roots, nandito na tayo. Yan. Papakita ko sa iyo Valley Point campsite. Yan. So, pangatlong pagkakataon, nakabalik din tayo sa wakas dito. Ganun yung gaano, makakapal yung fog dito. Yan. Dun sa baba yung campsite. Solid men. Tara baba tayo. Zero visibility pare. Di ba? Ni-encourage ko kayong mag-stay dito sa Valley Point campsite kasi masasabi ko sa inyo masusulit niyo yung buong araw, buong gabi once na nakapag-stay kayo dito. Ano pre? Lamig! Hindi ako nagsasawang bumalik-balik dito sa lugar na to. Once na nag-clear to, sobrang ganda ng view. Oo, oh, diba? Solid, solid. Gagawin namin ngayon mga Roots, tamang chill na lang, tamang palamig. Ayan, napakalamig kasi talaga. Batsy na tayo. Time check 3:25 na. So yan, ganyan kaganda dito. Yan yung Valley Point campsite, kitang kita dito. Halos lahat ng tourist spot dito sa Baguio napuntahan na natin. Yun yung alam, may mga times na hindi tayo pumapasok kasi galing na tayo doon. Nakailang beses na rin tayo bumabalik doon. Kaya alam na natin kung ano meron doon. Ang idea lang naman doon mga Roots ay yung madala ko kayo sa tourist spot dito sa Baguio na kaya libutin na isang buong araw. Actually, marami pa tayong oras kung tutusin. Pinili na lang natin yung mga lugar na pwede natin puntahan. Kung saan gamit natin tong motor na to na pamalengke. Ang Mi 40. Pero para sa atin, hindi siya pamalengke. Pang all around siya. Kahit saan, pwede siya. Di ba? Kaya kung nagpaplano kayong bumiyahin ng Baguio at nagalangan kayo dahil Mi 40 lang or maliit na motor lang or maliit na scooter lang ang motor nyo, wag. Nagawa natin mga Roots. Nagawa natin. So, patutunayan ko sa inyo yan once na nakawin tayo sa Manila. So, mahaba-haba pang biyahe ito. Samahan nyo kami. Tara, let's go. Alrighty! Alrighty mga Roots. Magpapahinga muna kami. Si Mars. Nag-hallucinate na. Nag-hallucinate na si Mars. Utik. Pahinga muna tayo. Mahirap yan. Mahirap labanan ng antok. Ayan. At si Mars. Hindi na kinaya. Ayan no. Alang yan. Utik yan. Nahiyang ko na lang muna siya mag-power nap. Para maka-recharge. Tapos saka namin tutuloy itong biyahe na to. So nasa monumento na tayo ngayon at nakasurvive tayo. Babaybay na namin ni Mars yung ano, yung EDSA. Pauwi sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Sobrang nakakapagod tong biyahe. Pero masasabi ko siya to sa pinaka-solid na experience na nagawa ko
Oh, nagawa namin ni Mars. Nagamit ang pisa sa pinakamaliit na scooter na meron sa atin dito sa Pilipinas. Nabiyahin natin ang Baguio ng balikan. Di ba? So safe tayo nakabalik. Walang nangyaring abirya, walang nangyaring problema. Talagang alam niyo yung mga rules, kami na yung sumusuko. Pero kinaya naman natin at safe pa rin tayo nakabiyahe. Maraming salamat ulit sa mga sumusuporta, sa solid na sumusuporta. Mga roads, available na pala yung merch natin na certified hodophile sa Shopee. So thank you din sa IT helmet, sa quick tire, syempre napaka solid ng gulong, sa Motaro at sa Extreme One at sa G-Star Secret Shop. Ayan, napaka solid, napaka solid. So maraming maraming salamat mga roads. Baka dito ko natapusin yung video natin. Ramdam ko na yung pagod talaga ngayon. Ganun po man kahit nakapagod, isang solid naman na experience ang baon natin. Maraming salamat mga roads. See you sa next video. Ride safe, keep safe, yun ang pinaka-importante. Shoutout din ka, ay gandang lalaki. Yan, kasama natin. Napaka-solid yun. So, yun lang. Peace.